guys, welcome back to my YouTube channel, Kaling Ang Lolo. Please subscribe and share. May tatanong kung bakit Lolo. So, ang apelyedo ko po, yun yung Lolo. Hindi po siya yung parang nickname gang. And siya, yun po yung tawag sa akin. So, yun po yung apelyedo ko. So, yun, my name is Mike Joseph Lolo. You can call me MJ or Kaling Ang Lolo or Lolo. So, last time, sinabi ko na pinayagan na ako mag-gawa ng YouTube channel. So, yun. And ang sabi sa akin is Kaling Ang Lolo yung pangalan ko. Kasi medyo sobrang common na na Mark and MJ. Dapat magigigi siyang Kaling Ang MJ pero sobrang common na ng MJ. So, Kaling Ang Lolo para unique. So, ilan man lang may affiliate naman dito. Hindi ako maka-upload guys. Kasi sobrang busy sa school and daming event, tapos like, it's up na din. Halo-halo. So ngayon medyo free tayo kasi kakasimula lang ulit ng sun. Nakatapos lang tayo ng exam, so makasimula ulit ng lesson. So medyo hindi masyado busy, so makakapag-upload tayo. So yun guys, plano ko mag-charity na rin. Okay, yun nga. Pwede man kasi mag-charity pero hindi ko kaya pa yung ginagawa nila. Nila Kuya Rob, nila Kuya David, nila Kuya Ian, ng K-Boys. So kahit sa simpleng pamaraan lang makapagtulong tayo, makaka-charity tayo. So yun guys, supportahan nyo ako. Abangan nyo siguro sa awan na i-upload po ako. So today is paano nga ba ako nakasama? Or nakita ala Kuya Rob sa video niya sa YouTube channel ni Kuya Rob ng Kaling Ang Lolo. So yun, I'm a member po ng church nila, Kuya Rob. Isa po ako sa nagtutugtog doon. I'm a musician po sa church nila. Naging kaibigan ko po sila, sila Pao, sila Pauling, sila Ate Kakay. Yun po yung kapatid nila, Kuya Rob. Doon ko po nakilala si Kuya Rob. And every time na may celebration, nakakasama po yung music team sa celebration. And so doon ko po nakikita si Kuya Rob. And one time po lumipat po yung church. Pansamantala po nalipat po sa coffee shop na katabi po ng bahay nila, Kuya Rob. So that time po wala pong practice and nakita po ko po sila, Kuya Rob, paalis. Kasama po mga K-Boys, sila Kuya Edu, sila Kuya Ian, sila Kuya Dan. So, I decided po na sumama and magpaalam na, Kuya Rob, kung pwede po bang sumama? Ganyan. Dali lang po makasama, actually. Kasi po, wala pong paligoy-ligoy. Nagsabi po agad si Kuya Rob na, sige, sumama ka. So, yun. Sobrang saya po, ganda experience nung sumama po ako doon. So, so every Saturday po sumasama po ako nun and bashoon po yun. So sobrang ganda po nung experience na yun. So I decided na na araw-arawin. So bakit ba hindi ko araw-araw but every Saturday lang? Eh sobrang ganda. Given na po yung nalilibang. Pero ang pinaka-the best po dun is yung nakikita ko po na maraming natutulungan sila, Kuya Rob, ang Kalingap. So yun yung nag-ansa akin na paano ba, nag-udyok maging charity vlogger na rin kasi sobrang sorry sa feeling na kapag nakakatulong and kapag nakikita ko na yung tinutulungan nila, Kuya Rob, is parang bibigay na agad sila ng hope or bagong pag-asa sa kanilang life. So nun sobrang naka-inspired. So, that day, naisip ko na gusto ko one day makatulong ako. So, naisip ko bakit. So, bakit pa one day kung pwede naman mag-start ngayon kahit pa nag-aaral ko lang. So, yun. So, na-realize ko bakit pa maghihintay ng one day, ng balang araw, kung pwede man ang sumunan ngayon. Kahit sa maliit na pagtulong lang, sa simpleng pagtulong. So, charity na rin yun. So, pero gusto ko talaga makatulong ng katulong ng pagtulong nila, Kuya Rob. Sobrang inspired talaga ako.
So yun, naging kilala ko na sila, Kuya Edo, sila Kuya Ian, sila Kuya Dan, mga K-boss, mga K-boys, and sobrang mabait sila. Sa araw ko pala nakakasama sila Kuya Edo, sila Kuya Pierre, pero parang matagal na kayo magkakakilala, sobrang close ko na sa kanila. Para ako doon bunso, para magkakapatid doon, tas bunso ako, lagi akong lolo ko, ganyan. So, sobrang saya na nakilala ko. And matatanda yung mga kasama ko. At the same time, yung knowledge ko is nag-expand. Marami akong natututunan mga bagay. Nagmamatured ako, nag-grow ako. So, sobrang gandang sumama sa kalingan. At the same time, nalilibang ako. Hindi boring. Naka-enjoy ko saan-saan kami nakakapunta para tumulong. So, at the same time, nagkakaroon na lang ng mga kaibigan. Sabi sila Joy, sila Erica, sila Roseanne, and yung iba pa, yung mga kalingap angels ang naging kaibigan kasi sila off-camp. So, yun, sobrang babait nila and sobrang deserve na tulungan. So, yun, sobrang, parang second family na lang din yung kalingap. And yung church, syempre. Yun. Sobrang mabait ng K-boys. Sila. Kuya Val, si Ma'am Edna. Yun, sobrang mabait nila pag nakita mo. And off-cam and on-cam, sobrang mabait nila. Lalo na pag pag off-cam. Maraming tulong na off-cam na hindi nasasama sa vlog. Pero, yun nga, kahit di kasama sa vlog, tumutulong pa din. Yun. Sobrang mabait na naging close ko na agad sila. Kuya David, hindi na ako nahiya sa kanila. Si Kuya David, si Kuya Ian, si Kuya Dan, sila Kuya Nico, sila Kuya Robin. Ano sila? Kuya Nico, sila Kuya Robin. Sobrang mabait nila. Yung dalawang indyano kong magkapatid. Yan, sobrang mabait nila. So, hindi ako nahirapan na hindi makisama sa kalingap kasi sobrang ganda nilang pakisamahan, walang pilit. Like, kahit bata ako, nakakasabay ako sa kanila. And hindi ko kailangan mag-adjust kasi matatanda na yung mga kasama ko and bata lang ako. So parang, out of place. Parang, hindi ako belong, pero di man sa kanila napafeel yun. Sobrang welcome talaga nung pagsama ko doon. And hanggang ilang months na ako ngayon, ilang months na ako siguro. Simula ko is July, August, September, October, and 4 months na ako doon. So, pag November, 5 months. And sobrang ganda nun. 5 months pala ako sa Kalinga, pero sobrang daming experience na, sobrang daming memorable experience. So, hindi samahan niyo ako guys na sa journey ko sa pagiging vlogger ng Kalingap. Ang dyan, sobrang bait ko, Arab nga. Sobrang daming na niya sa akin na itulong off-cam. Maraming tulong na hindi na isasam sa off-cam sila ko, Arab. So, ayun nga. At lang, malamig na. Malamig na pala ito. I mean, matutunaw. So yung games, nagchacharito tayo. Vlog na tayo talaga. Hindi lang talaga nakahagdag yung nakaraan. Kasi sobrang busy talaga. Kailangan talagang unahin ang pag-aaral. Magang pag-vlog siyempre. So yun, makapag-vlog lang kapag may free time. Kaya, pag walang quiz, walang exam, walayay ang schedule sa school. So yun, mag-vlog tayo. And, so yun po, namit kasi lapas for ER. Yan. Sumama po sa Bible study. Nakikita niyo po ako dun guys sa Bible study. So, sobrang ganang experience din po nun. At the same time, hindi lang sa pagtulong, kundi may time din sila sa pag-lingkod kay Lord,
pag pag-aaral ng salita niya. So yun, sobrang ganda. So, nakikita lang yung lahat. Yung mga off-cam moments ng ano, Kalingap. Sobrang ganda. So sana tumagal pa. Mas lumakas pa ang channel ko. Kuya Baal niyo, Medna. Para mas marami matulungan. So yun. Right na napaganto kasi wala pa akong pasok. Mamaya pa yung pasok ko mga ano, mga 12 PM. So yun guys, panghapon ako. Kaya half day lang yung pasok. So pag umaga, tumutulong ako sa bahay. Ay, joke. Hindi pala ako tumutulong dun. Tamad ako. Ay, joke lang guys. Tumutulong na ako kahit pa paano. Konti nga lang. Pag kasi sa school kaya medyo may bago lang din. Ayun. Ayun, bait ko yung jobber, sobra. Lagi ko siya ang pinag-tripan. So lagi yung gusto mong pinag-tripan dun sa Kalinga. Kasi mabait yun si Kuya. Kaya si Arjun. Arjun. Solid ka Arjun. Bumayaran ng Kalinga. Diyotoran pa ako guys ni Arjun na pababae din yan. Medyo krang. Maraming salamat po guys sa pag-suporta, sa mga comments po. Sobrang dami agad na comments. And sobrang na-appreciate ko po at sobrang tuwa po ako dun kasi hindi ko ba na-expect na makikilala niyo po ako ganyan. Sobra po talaga. Speechless po talaga. Ano pa pa, ang iti na lang po pag nasa ano po kami. Pag nasa sasakyan po kami, sinasabi ko po sa kanila na may bago na naman na nag-subscribe. Nung sinabi po ni Kuya Jill sa live niya, 29 po noon that time, 29. And after a day lang, grabe, ano na, 200, yun yan. Sobrang bilis po. Sobrang nakakatuwa. So yun yung manonood sa akin. Kailang wala sa akin manonood. Pero yun guys, supportan niyo po ako. Sa akin po sila ko yung rabis na sa ano, nasa pillar po sila. Kasama sila ko yung Edo. And hindi po naman ako makakasama doon kasi may pasok na. Bawal ba ako absent? Hindi pwedeng pabayaan ang pag-aaral. So yun. Makasama lang tayo sa kanila is pag weekends and walang pasok talaga. So hindi dapat pabayaan pag-aaral. Katulad din na ano po, Rachel. Si Rachel po is hindi ko po siya nakakausap talaga in person pero pero pag nakikita mo po is nagbabatian. Kasi bira nun. Kasi that time po na binablog sila, wala pa po ako nun. So, ang mga close ko lang po ngayon is yung binablog ngayon. Yung mga Kalingap Angels, sila Melka, sila Eden. Yun. Bago po ngayon. Sila kaya tata, sobrang babait niya nila. Lahat po sila babait. Wala pong binubayad sa kalina. Ayun. Supportahan po natin sila. Lalo na po si Kuya Val, si Kuya Rob. Kasi Ate Edna. Ate Edna Vlogs. So yun guys, for now yun lang po muna. Nagbigay lang po ako ng background sa akin para kilala niyo po ako. Kasi po, baka po magpara, I mean, baka may mga tanong po kayo kung sino ba si Kalingap Lolo, ganyan. Kasi bigla na lang siyang naglabas sa ano ni Kuya Rab vlog. Actually po, nung labas po sa ano, sa vlog ni Kuya Rab for the first time, sobrang saya po. Saya ka po nun. Pinakita ko nung po agad kay mama kasi sobrang swerte po. Kasi isipin niyo po, kahit konting clip lang,
makasama ka doon sa vlog ni Kuya Rob. Sobrang swerte na po. Yeah, for me, sobrang blessing po yun. So yun. Kaya po, ito muna po yung vlog ko for today. Para makilala niyo po ako. So yun, I'm Mark Joseph Lolo, MJ for short, and my YouTube channel is Kalimut Lolo. Or you can call me Lolo po. And yung po lagi sinasabi ng Kuya Rob, Baldo, matapos sa kanyang vlog, Jesus loves you. Bye-bye.